Hi guys, in this video, we'll discuss the two essential requisites of contract. So, in our previous video, diniscuss ko doon yung first essential requisites of contract, which is the consent. And this video, so i-discuss ko naman yung dalawa, which is the object and the cost. Okay, so let's start. Article 1347, sabi na Article 1347, all things which are not outside the commerce of men, including future things. So take note, class, ang sabi ng batas, lahat ng things, any object, anything, it can be the object matter or subject matter of the contract. So, as long as hindi daw siya contrary sa law, morals, public order, public policy, at saka good customs. Thus, public plazas, street, sidewalks may not be the object of contract. Future things such as the crops that may thereafter be harvested or eggs that may be produced by a poultry farm may be the object of the contract. But not future inheritance except in case provided by law, such as in the marriage settlement or in proportion of the state by the testator. So, di ba class, sabi natin na lahat, anything, it can be subject matter of the contract. Kaso nga lang, may mga exemptions. So, unang-una doon, general exemptions natin, dapat hindi siya sa contrary sa law, moral, good custom, good public policy, at saka public order. And at the same time, so sabi ng Article 1347 daw, future things, kasali na doon yung mga future things, gaya nung, alam mo, nagpapatanim ka pa lang ng, sabi dito, nagpapatanim ka pa lang ng crops, mais, corn, palay. So, although wala ka pang na-harvest, so pwede na siya maging subject matter ng contract. And at the same time, oh, eggs from the poultry farm. So, although wala pa namang na-harvest na eggs, so with yung eggs, it can be subject matter of the contract. Kasi nga, it talks about future things. So, contract is generally void when object is future inheritance. Take note, class. Ang kontrato daw is generally void. Kung ang pinag-uusapan is future inheritance or yung mamanahin mo pa. Halimbawa, ikaw na anak or ikaw na heirs, wala ka pang karapatan doon sa mana kung buhay pa yung parents. Halimbawa, buhay pa yung tatay at saka nanay mo. Tapos, in-expect mo na meron ka ng mamanahin. So, hindi, wala ka pang karapatan over the property na mamanahin kung buhay pa yung parents mo. So, yun yung general rule natin. So, the contract involving future inheritance is void with the following requisites occur. Take note, class. Kapag, number one, succession has not been opened. So, ang future inheritance daw, as I've said kanina, so, hindi ka pa pwedeng humingi ng mana doon sa parents mo. Wala ka pang rights na humingi ng mana kung buhay pa yung parents mo. Unless lang kung ibinigay na sa iyo yung property. But generally, ang succession daw, kapag hindi pa nag-open, so wala pang mangyayaring mana. So kailan ba mag-open ang succession kung meron nang namatay? Namatay yung parents, yung namatay yung nanay at tatay. So, doon pa lang magkakaroon ng succession. Next, the object of the contract form parts of the inheritance. So, syempre, ang sabi ng batas, pagdating sa future inheritance, dapat merong properties na naiwan yung parents. Next, the promisor has, with respect to the object, an expectancy or right which is purely hereditary in nature. Next, all rights which are not intransmissible. So thus, a credit right may be the object of the deed of assignment. So also the leasehold rights to a certain building. However, strictly personal rights such as parental authority or political rights such as the right to vote
or to run for public office may not be the object of contract as they are intransmissible. Take note, class, ang rights over the contract, pwede siyang i-transfer. Yan yung general rule. But there are some instances na hindi po pwedeng i-transfer yung rights. Halimbawa, right to vote. Yung right to vote kasi is exclusive only sa isang tao. Hindi niya po pwedeng yung vote niya is i-assign niya dun sa ibang tao. Hindi yun po pwede. O di kaya, halimbawa, tatakbo ka bilang senador, hindi po pwedeng ibang tao yung papatakbuhin mo. Dapat ikaw mismo. So, intransmissible. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-transfer. So, next, all services which are not contrary to law, morals, good custom, public order, or public policy. So, yun ay sinasabi ko, class. Lahat ng bagay pwedeng maging subject matter ng contract as long as hindi siya contrary or hindi siya kontra sa law. Hindi siya kontra sa moral. Hindi din siya kontra sa good custom. Hindi din siya kontra sa public order. And at the same time, public policy. Thus, contracting the service of a person for a slaughter of Icarabao is void, being contrary to law. So, dati kasi, class, yung pag-slaughter or yung pagpatay ng Carabao, ay pwede pa. So, hindi pa ipinagbabawal ng batas. Kaso lang, ngayon, bawal na. Why? Kasi nga, mayroon ng batas na nagsasabi na bawal na ang kumatay ng kalabaw. So, ibig sabihin, kapag yung subject matter ng contract is the Carabao itself, the contract will be void. Next, requisites of object of a contract. So, what are the requisites or ano ba dapat ang taglayin ng isang object para maging subject matter siya ng contract? Number one, it must within the commerce of men. So, ibig sabihin, it is certain. Next, it must be transmissible. Next, it must not contrary to law, morals, good custom, public order, and public policy. Next, it must not be impossible. So, take note, class, ha, dapat hindi imposible yung subject matter. And lastly, it must be determinate as to its kind or if its quantity is not determinate, it must be possible to determine the same without the need of a new contract between the parties. Ibig sabihin, class, halimbawa, sa kontrata nyo, bibili ka ngayon ng bigas. Kapag bigas lang yung nakalagay dun sa kontrata, paano mo malalaman ilang kilo, ilang sako? So dapat, it can be measurable. Naintindihan? So, kahit ano, per piece ba yan? Per kilo ba yan? Per grams ba yan? So, per length? So, it can be determinate. So, pwede ma-determine mo siya kung as to quantity and at the same time, the quality. Thus, if S sells to be a car stereo, the object that is determinate as to its kind, although it has not been particularized. If the object stated in the contract is all the pigs in the piggery, the fact that the quantity is not determinate shall not be an obstacle to the existence of the contract because such quantity can be determined by the parties without the need of entering into another contract. So, ibig sabihin lang ito, class. Halimbawa, seller and buyer entered into a contract whereby the seller sells his chicken. Oh, ibinebenta niya ngayon yung mga manok niya doon sa kanyang poultry farm. Ngayon, si buyer, inaccept naman yung offer. The question is, sabi ni seller, ibinebenta ko yung mga manok ko doon. So, kapag tinanggap ni buyer yung offer kay seller, so the contract will be valid na. So, magte-take effect na yung contract. So, kahit na hindi pa alam ni buyer kung ilang heads ng manok ba, so, gaano karami. So, although hindi pa ma-determine kung gaano karami yung manok, so, as long as the validity of the contract, hindi ma-apektuhan. Human internal organs as object of the contract. So, pwede bang maging object ng contract yung human internal organs. So, syempre, bawal yun. It is void. Kapag pumasok ka sa ganitong kontrata, so, yung contract will be void. Kasi nga, bawal naman magbenta talaga ng laman ng tao. So, that is according to Republic Act number 9208.
So under the law, however, a living and related voluntary donor or a living and non-related voluntary donor may be allowed to donate organs, but no living minor is allowed to donate any organs for the purpose of transplant. Organ donation under the same law are subject to the World Health Organization's guiding principle on human organs transplantation, which was forged by member countries in 1981. Under the international agreement, organs and transplants should be removed preferably from the bodies of a deceased person, and that adult living person may also donate, but such donor should be genetically related to the recipient. So, general rule natin class, bawal naman talagang magbenta ng laman ng tao. But may exemption yon. Halimbawa, yung nangangailangan ng parte o ng nangangailangan ng internal organs is related kayo or kamag-anak mo, anak mo, basta kamag-anak. And at the same time, voluntary class ha, dapat voluntary. So, pwede yon. Kung pwede yun, according to Article Republic Act 9208. And at the same time, general rule daw class is minor, bawal daw siyang tanggalan ng internal organs. Yun yung sabi ng batas. Except kung yung minor is patay na, dead. And at the same time, dapat genetically related ka sa genetically related. So, sa medisina na yan. Okay, so that's it for the object. So let's discuss the cause of a contract, the third essential requisites of the contract. So what is cause? It is the essential reason why the party enters into contract. So according to law, ito daw yung rason bakit pumasok yung dalawang parties sa kontrata, kagaya ng sale. So bakit ba pumasok sa contract si S at saka si B, or the seller or the buyer? It's because of the contract of sale. Because of the sale. So, costs of contracts. Number one, onerous contract. Here, the cost of each contracting party is presentation or promise of a thing or service by the other. So, Article 1315. So, onerous contract. So, ano ba itong onerous contract? Example, S sold his car to B for 100,000. The cost for S is the payment of or the promise to pay 100,000 by B. While the cost for B is the delivery or the promise to deliver the S by car. So, doon sa example natin class, both contracting parties, may kanya-kanya silang cost. Kay seller, bakit niya ibinenta? Bakit siya nagbenta? It's because para magkaroon siya ng pera. That is the cost. On the part naman ni buyer, bakit siya bumili? Para magkaroon siya ng makuha niya yung item or para i-deliver ni seller yung item sa kanya. Naintindihan? So, iba doon sa, from the standpoint of the seller and from the standpoint of the buyer. So, remuneratory contract. So, here the cost is the service or benefit which is remunerated. So, ito naman class is doon sa mga, halimbawa, empleyado tayo. Tayo, empleyado. So, siyempre, pinapasweldoan tayo ng employer natin. So, example, C saves D from drowning. As a reward, D gives C 50,000. The saving from D or from drowning is the service remunerated. The service here is not recoverable debt to distinguish if it is an onerous contract where there is a promise of service to by a party. So, sa remunerated contract naman class, ito yung cost kung let's say for example, meron kang ginawa o meron kang servisyo na ibinigay. So syempre, yung service na ibinigay mo, papalitan yon. So halimbawa, pwedeng cash consideration or anything. Next, gratuitous lucrative or contract of pure beneficence. So ito naman class, the cost of the liberality of the benefactor. So gratuitous ibig sabihin, nagbigay ka na walang kapalit. Halimbawa, sa mga donations, hindi yan matatawag na donation kapag may kapalit. Take note of that. Halimbawa, sa mga mana, ipinamana yan sa'yo, walang kapalit.
naintindihan. So, an example is donation whose cause is the liberality of the donor, or comodatum whose the cause is the liberality of the lender. So, halimbawa, nagpautang ka ng pera, inutang ko, sabi mo, wag mo nang bayaran yung interest, wag mo na lang ako bayaran doon sa utang mo. So, liberality, ibig sabihin, from the word gratuitous, wala nang kapalit. Pusa na. So, requisites of cause. Anong requisite ng cause? Number one, it must exist. It is presumed that the cause exists and it is lawful even if not stated in the contract unless the debtor proves the contrary. Next, contracts without cause produce no effect whatsoever. So, take note, class. Sabi ng Article 1352, dapat daw ang cause, dapat mag-contract without cause. Yung kontrata daw na walang cause, wala lang. Yung kontrata nyo, it's just only a piece of paper lang yan. Next, it must be lawful. Dapat last, yung cause ng contract, lawful din. So, hindi siya contrary sa batas. Contracts with unlawful cause produce no effect whatsoever. The cause is unlawful if it is contrary to law, morals, good custom, public order, and public policy. Number three, it must be true. The statement of false cause in a contract shall render them void if it should not be proved that they were founded upon another cause which is the true and lawful. So example tayo, a contract stated that S sold his car to B for 100,000. The fact, however, is that B did not give S 100,000 but a diamond ring. The cause of the contract is false. However, the contract is not rendered void because the... Okay, class. I'm sorry. Brand out dito. So, I will continue this video next meeting na.